bilang doktor, dahil recently ay pumutok ngayon parang controversia about the doctors na parang it appears na parang mga incorporators may share sa mga pharmaceutical company and they are endorsing ng mga nagre-reseta ng mga gamot kapalit ng mga perks, mga free travel abroad. Ano po ang inyong parang take dito as a doctor, a member of the profession? Una-una kasi, it should be taken with a grain of salt, no? Totoo naman talaga na yung mga doktor, merong mga code of ethics, merong mga bagay na dapat bawal. Pero meron namang iba na exaggerated din yung report. Kaya nga, yung sinabi ko nung panahon na yan, hindi pwede na magsasalita si Tony Liachon, magsasalita ulit sa Senado kasi may proper forum yan eh. Of course, ayaw naman nating sabihin, pero syempre sa medical community, alam kasi namin na may ibang mga doktor na gustong-gusto yung media limelight. Oo naman, syempre. So ang nagiging mahirap dyan is nawawala ang discussion dun sa scientific rooms. May mga bawal, meron din hindi bawal. Kagaya ng ibang mga biyahe abroad, yung mga doktor, kailangan niya ng continuing medical education. Kasi kung hindi, forum. Even local. Hindi lang yan forum eh. Hindi mo ma-upgrade ang sarili mo at ang lisensya mo kapag hindi mo yan ginawa. Kasi maraming pagbago sa siyensya. Pero when that is done, usually ano yan eh, parang society ang mag-handle or pangabuhan. Hindi personal na parang ikaw yung kumpanya, ililibre mo ako. Yung kumpanya will give slots. Kami naman among our community of doctors, pipili kung sinong ipapadala, commensurate dun sa kanyang expertise. So meron niyang ganyan. Medyo nag-OA lang no, yung reporting. Tapos naunahan na ulit ng mga fake news. Kaya naging magulo tuloy. Kaya tuloy hindi naaayos. No? Now, meron namang iba talagang doktor na nagiging incorporator, na nagnegosyo. Wala namang problema yon kasi kung hindi naman sila magnegosyo, paano naman sila mabubuhay? Meron kasing ibang mga doktor na may mga anak na pinapaaral, may mga pamilya, tsaka may mga ibang doktor na puro kawang gawa. So, bumabawi sila sa negosyo. Like, ako, hindi ako sumisingil, nagkawang gawa ako. Pero kahit pa paano, may mga negosyo ako na hindi naman related sa medical profession. Now, ang mali lang doon kung ipipilit mo yung mga gamot na hindi dapat inumin. And we also have to be worried na itong issue na ito ay hindi away ng mga kumpanya. Kasi minsan siraan yan eh, dahil nga gusto ng monopoly. So, yun naman yung mga bagay na dapat i-double check. Kaya nga, mas makikita yan. Hindi bawal sa isang doktor ang magnegosyo. Marami ring doktor may-ari ng hospital. Ano yan eh, that's part of their right. Ang mali lang, kung talagang ipilit mo yung mga hindi kailangan para lang magkapera ka. So yun ang dapat matitingnan. And the best people to do those investigations is the medical community, the PMA, the PMA, yung Philippine, tsaka yung specialty societies na involve yun. Kasi mas naiintindihan ng mga doktor, ano yung bawal, or eto ba, is this a necessary medicine, or is this an unnecessary medicine? Kapag dinala mo ang usapan sa Senado, tapos hindi mga doktor ang magpapatakbo ng investigation, pwede kasing yung informant ay personal niyang kalaban yung doktor. Ang tao lang yung mga yan, marami yung inggitan, marami yung insecurity sa isa. So, makaka-apekto. Hindi healthy sa taong bayan. Yun ang danger kasi sa ganyan, congressional inquiry, sa Senate hearing, na minsan kasi Parang yung Dengvaxia, ang naipresenta kasi ng mga nagpre-pretend na expert ay peke naman ng mga eksperto. In fact, yung ibang mga doktor doon, doctor of pharmacy, doctor of ano yun, theology, doctor of education. So, hindi naman doctor of medicine. Yung iba naman doon na nagpapanggap na eksperto, hindi naman pediatrician, hindi naman vaccinologist. Pero dahil pinsinta sila ng Senado, at ng Kongreso, ang akala tuloy ng taong bayan, totoong eksperto. So, nagiging muddled. That's why natakot yung mga tao na demonize yung bakuna, bumalik yung mga maraming sakit. And now we had outbreaks right and left because of a poorly vaccinated community. Yun ang danger kasi may mga, well, with due respect sa iba, and also is kanila rin dahil sinasamantala, lalo pagka live coverage,
nag-grandstand na at the expense. Yes, yung grandstanding talaga. Kasi aaminin namin, nakakahiyamang sabihin, meron din ilang doktor, lalo na kapag wala masyadong mga pasyente at walang practice, nag-grandstanding sa mga ganyan. So, nag-dilute tuloy yung totoong usapin. Mm-hmm. Nawawala tuloy yung dapat na issue. Oh, lalo na pagka medyo yung doktor na yon ay may political interest, may politically inclined. Yes. So, yun ang danger. Or gusto magpa-appoint kasi nakita natin nung nakaraan kasing administrasyon, mag-ingay ka lang sa media, ma-appoint ka.